Tinanggal na ng Kuwait ang curfew sa unang araw ng Eid al-Fitr noong May 13, 2021. Natuwa ang mga manggagawang Pinoy sa unti-unti ng panunumbalik ng normal na pamumuhay. Mabuti naman kasi at least ngayon na lift na yung curfew. Kumbaga parang makakahinga na tayo. Ang mga mall at commercial complex hanggang alas 8 lang ng gabi bukas bilang precautionary measure. Mag-iikot-ikot lang kami ng asawa ko, maglalakad-lakad kasi sa tagal ng panahon na hindi tayo nakakalabas ng gabi. Bukas na rin ang mga sinihan pero mga nabakunahan lang ang pwedeng manood. Pwede na rin ang dine-in sa mga restaurant at coffee shop simula May 23, 2021. Kaya naman balik trabaho na ang karamihan. Mahigpit pa rin ipinatutupad ang health protocol tulad ng social distancing at limitadong bilang ng mga customer. Pangasuso lang tayo. Parang hindi po siya pabor sa aming mga workers po kasi bukod sa inahati yung sahod namin, inahati pa yung tao. Bagamat may dine-in na, nababahala naman ang ilang mga restaurant staff. Masaya kami, pero at the same time medyo takot pa rin because dun sa pandemic. Kasi syempre, hindi natin maiiwasan yung interaction sa tao. Unti-unti na rin bumabalik ang operasyon ng travel agencies. Marami ang nalugi at nagsara dulot ng pandemya. Meron namang mga bagong nagbubukas bilang paghahanda sa muling full operation ng paliparan sa Kuwait. Mahirap talaga dahil sa pandemya, pero itong pagbubukas namin ng ng opisina na to, alam ko na hudyat na to na pagbubukas at pag-ano ng biyahe sa Manila. We are going to open directly very soon in Kuwait as per the announcements going on. We expect by mid of June maximum they should announce something. So going back to the normal, yes, soon. We are very optimized, yes, and we are ready for it. Nakatutok naman ang embahada sa mga bagong development sa Kuwait. Natutuwa tayo na dito sa nagdaang Eid al-Fitr, nakikita natin yung unti-unting pagtangga dun sa mga restrictions dito sa Kuwait, no? In fact, nakita nga natin na bumababa na ang bilang ng mga nagkaka-COVID dito sa Kuwait. It's now below 1,000. Kasabay ng pagtanggal ng mga restriction, mas pinaigting pa ng Kuwait ang vaccination campaign kontra COVID-19. Target ng Kuwait Ministry of Health, mabakunahan ang may 20,000 katao kada araw. Libre ang bakuna sa mga Kuwaiti citizen at expat. Kabilang tayo sa mga nabakunahan. Finally, I'm getting my COVID-19 vaccine today. This is the only way to go, guys. Hope it doesn't hurt. Okay. Bilis lang. Thank you, Miss Fe. It's my pleasure. Ayan po, mabilis lang. Parang kagat lang ng langgam. Actually, mas masakit pa yung kagat ng langgam. Finally. Thank you, Lord. Let's do this. Let's fight COVID-19 and let's do the vaccination today. Thank you po. Seryoso ang gobyerno ng Kuwait sa kampanya para maabot ang herd immunity ngayong Setyembre. Ayon sa Kuwait MOH, ngayong buwang ito, mahigit 1.6 milyon katao na ang nabakunahan sa bansa. Inaasahan na aabot ito ng mahigit 3 milyon sa Setyembre. Ang mga vaccine tulad ng Pfizer, Oxford, AstraZeneca, Moderna at Johnson & Johnson lang ang aprobado ng Kuwait MOH. So, hinikayat po natin ang ating mga kababayan dito sa Kuwait na tulungan natin ang Kuwaiti government na magtuloy-tuloy pa doon sa paglaban dito sa pandemyang to by registering for the free vaccine, no? So pumunta lamang po tayo doon sa website ng Ministry of Health, ang covid19vaccine.moh.gov.kw. Doon tayo pwede makakuha ng online appointment para tayo po ay magpabakuna. Kasama si Robert Bulkirin, Maxi Santiago, TFC News, Kuwait.